o dinhi ni atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kayo sa isang kamaturan. Wa na kabuoy ako Dios, ibiyak sa Dios. Wala ho. Karon. The privation of which is called the eternal punishment. Para ang dakong sala, mamunga o pusaman. Masa may ipit ko sa mortal sin, eternal punishment. Sa ato pa, kung makasa karon ng mortal sin, ang ipit ko ana, imperno, eternal punishment. On the other hand, every sin, even venial, entails an unhealthy attachment to creatures, which must be purified either here on earth or after the death in a state called purgatory. Sa ato pa, kung magkasak ka gagmay, pwede nga ka naman sa gagmay ni mo, kabayaran ni mo sa kalibutan. Mauna, mag-antos ka, ibutan ka si Bro Vicente, na nasa ismo ko yung nabasin, na nag-uib sa sinasawa kay Gipolan sa kumaugin na mosko mo. Kita sa buwan, sa paulang paratak. O niya, nag-inulso siya. Dahil mo natag, yan ang plano. Pero ako pala tayo na kay makasama mo siya. Pero sa iyo na, kasama sa binyal kay nag-plano naman, binyal siya. Pero pinukot mo to, mortal. Nagawa mo tayo na kay natlog ng tasilog sa kanang inferno. So, hindi pa ang binyal siya, pwede niyo kabayran niris kalibutan, walang ito niya, which must be purified either here on earth, pwede niyo kabayran niris kalibutan, or after death, in the state called purgatory. Sa ato pa, kung naayang mga silot pa nga wala ito mahumap ang himayat din sa kalibutan, at ito na ito bayaran ni Kus purgatory. Pero, this purification frees up one from what is called the temporal punishment. So, doon ay double consequences. Sala. Yan na yan. Ang sala, yung dumar ito, doon na epekto nga silot. At double consequence. Kung sa mga silot? Temporal and eternal. Temporal punishment, eternal punishment. Sa matag kuhat mong sala na ay silot. O kining silot, o kining mo nagkabayaran din sa kalibutan, labi na lang ang temporal punishment. Wa di mo mahuman o panghimayat. At kung di mo tiwas o bayat sa purga, toryo. Kung makasakag mortal, great matter or great sin, automatic ang konsekwensya na temporal punishment and eternal punishment. Pag venial sin ibong sala, temporal punishment. Pag mortal sin, temporal and eternal. Asantan? Ay, asantan na. Na-absent na? Asantan na. Asantan, dalita ka, iuwa na. Na-tanakuha na. Meron. These two punishment must not be conceived of one of the following, one of us a kind of vengeance inflicted by God from without, but as following from the very nature of sin. Tinisabton nga, karang, ining ato ang atong pagpakasa, tinisabton nga, kung itawag na ito, maunari bao sa Ginoo ni mo. No, kung dili, sino ta consequence sa iyong mga binuhatan? Kung sa irasong nga ang Diyos, musilot, tagaan kang punishment para pag-purify ni mo, para pag-putli ni mo. Ura mo na o kineng court at bulawan, iagi pagka layo para masunta kung tinuod maging bulawan. Yan yung sabang tao. Di ba ka makasun sa langit sa loob na hindi ka putli? Karon, naging kong dali. The forgiveness of sin and restoration of communion with God entail the remission of the eternal punishment of sin. The temporal punishment of sins remains. Analitad, nangumpisa ka, napasaylo yung mortal sin, pero mag-antos pakas temporal na silog pangi mayan. While patiently bearing sufferings and trials of all kinds, and when the day comes suddenly facing death, the Christian must strive to accept this temporal punishment of sin as a grace. Ibutang na nag-grabe mo pag-antos. Nag-antos ka rin sa iyong sakit. Umikyan sa iyong mga temporal na silot. Hangtod nga, hapit na ka mamatay. Unsa gyud sa sibahan, dili kini isipon nga, suman, silot, isipon kini
nga grasya sa Dios. Kanang imong mga sinot ipamatay karon, adto pagpalipa ay adto pagpagutpok. Kan ang igon sa pagkatigisan, isipa na kini grasya sa Dios. Sa ato pasister, o gihupa karon gumikan sa imong dihatan sa una. Pasalamat ang Ginoo. Dili ka magpalipad. Ano man, ang ingon sa ato katikisis, isipa kini nga grasya. Sa ato pang arthritis karon protek, isipa na grasya na. Ano man, aron pagkapag-imayad ka sa imong sala, nasaktan, nakuha. Sa ato pang kung ang imong bana, pirti na doon. Pirti na doon. Kaya na, itawag na doon. Grabe nang naka-toast mo. Na-depress na kasi umpana. Naglapar, nag-ibuhos umpana. Pasalamat ang Ginoo ka naman. Salamat, Lord. Grasya na yung kasakit mo na. Tanang ka, kasakit sa Pinaman. Pasalamat eh. Mauna'y pinuhatan sa mga santos. Pero pag pagutput, kaya kasi mong sakit ron. Pag pagutput, kaya kasi mong cross. Inumdumi si Kristo, di na-toast kaya si cross. Diba? Sa passion of Christ. Yan, di ka-toast. Kaya mag-ibasaan. Wala ka na inyong asawang Bonya, Bona, mas ana ang inyong pasalamat ay Lord sa nama ito naman mo lang katawanan pero oh, ito doktrina kuning ane pala utok sa mga Kristo ano? Naman ay gumot ang pamilya isipo na kasya ibutanda, o bili ba na ang tambal maunan kung di maayo kasi mong sakit cancer, wala ka maayo isipo na Lord, salamat ay naman nung kas mag-antos kus purgatorio ako na rin panghimayat sa akong sakit mao na indol hinsya panghimayan o na nga kung nasakit mo pasalamat yung Ginoon na pagkasakit sister sa may naigibati na naigibati praise the Lord o wag na kahibaw nga para na talaga ng mga binuha may binuha sa una di ba? Ang mga pagpanglimod, pagpang-kipang-kipang, mga paratariya, o itukahan. Malapang, silot-silot na ito, gibati ron. Hindi naman, pasalamat naman doon ito, brad. Oh, salamat, Lord. Pasampo na mo, hindi na po salamat. Pagampo na nga, maayo ta. Ang kita, kasi nagpapagampo na maayo. Pero take note, kung di, kung nasa marag, maayo, kung ano na ito nga, itukot is ginaw, mahitabo ni mo naman, arong kabayran ang imong mga silot sa imong mga sala. Inunong ito, ang sala mapasaylo sa kong pisal. Apan ang maong silo, diha na ito na mapatangtang inaagi sa indol. Nagbutan na diha sa ito, ito treasury of marriage, diha ipuha ang pagpanghimayan sa itong mga silot sa ito. Sala, inuhatan sa mga santos, ang ito ginong Isu Kristo, na gilubra ang ilang pagpanghimayan sa itong mga sala. Pasag. Mauna nga, ganun naman ito, tungod na sa authority sa sim, bahan. San Mateo 16, versikulo 19, ang inyong idili diri sa kalibutan, idili usap sa langit. Ang inyong itugot, itugot usap sa langit. Doon ay lima ka prinsipyo ng indolensya. Nakahanda po una. Prinsipyo number one, ilang naman na ito, nga ang sala, hindi ko na po kanina, mo resulta na o, mauli, punishment. Atong basa, nagamu Biblia, wa kada ron. Iin nang ron na kipagka mo Biblia. Samay kingon. Diba niya? Apan alaon ang mga daotan, dili maayo ang ilang dangatan, kay buhaton usab nganha kanila ang ilang nabuhat. Sa ito pa, pagbuhat ng daotan, ang sayo resulta? Na ajoy, saman. Daotan kung mahi, tabo. O na matay, so yung kalibutan na. Kaya ba mo, tagaan ko mga idea? Wa kita choice. Do para. Magbuhat ay maayo mo buhat ikaw ta. O mga kapwa daw ta na puy consequence. Na puy sino? Ano mo lagi tingnan ay mahimo. Do para gyud. Asa maka? Magbuhat ikaw ta dog magbuhat maayo. Maayo na lang ano man kay maayo maayo kay na mo tiba pabo kay maayo kay kinyo kino kasi mo buhaton basta na mo nga. So, magbuhat ikaw ta, daw ta po. Og tihi ka muhatag sa inyong kapilya, ang tihi di ko lang ginumuhatag, di mo karong. O, kanyang uban nga, na ay panahon sa kanang sala, solicitation, sus dako, kay gato na. Sus, may aslay na naman, pulsiras, nagko kayo, sim-sim, pwede ka na, pwede ihatag sa simbahan, 20 pesos. Sa, o niya, ang swildo sa panggobyerno, 50 mil, o niya, ang ihatag, 20 na. So, kaya na ba, kaya, umayaw ka ng mata, wak tayo na eh. Itawag na to, hindi, mapaabot na.
unsay imong batod, mao say madangat nimo. Ikaduha na ni sa Sirat 5:4. Unsa may ingon? Ayaw pagunahuna nga makahimo ikaw pagpakasala ug unya walay mahitabo kanimo sa madugay ug sa madali silutan gayud sa Ginoo. Ayaw pa to nga o kira ang pagkasaron mo dawat o dato? Dawat o binahinan ganaman nabit ay kumpisalan ilo na niya ayaw pa ko nahuna kaya naman sa madugay sa madali silutan yun ka dawat bali-bali. May na ito po. Sa una, huwag kang magtahog sa iyong inahan. So, dahil ikaw na punahin mong inahan, huwag na pagkatahuras ni mo, anak. Mga na dugay nga silot. Dugay nga naabot ni mo. Napoy, dali. Padalitan, maritis kayo ng pagkatao. Tapos kung panguya, abdi mo kay. Nila, huwag mo hanggang mapangit. Huwag naman matakong yung baba. Kalaman, maritis kayo ng pagkatao. Di ang nahitabo, huwag naman matakong. Di, wak, sino na ganga? Silok sa imo, pagkabang, retis. Tayo na na, hinanali nga, silok, huwag naapoy sa uma, abot pa. Ikatungang prinsipyo. Okay na, punishment are both temporal and eternal. Huwag na ito, hindi mo na kung kanina. So, hinumduman na ito, ang, sa Biblia, doon ay panghitabo, patalitan sa 2 Samuel 12. Ganaan yan, silot. 2 Samuel 12:12-14. Kailan mong hari gabi? Kailan mong gabi? Uy. Hari gabi, nasa Bible. Nasa Bible. Kini si hari gabi, nakita sa kusap na guwapang ba siya? Kung si Brotek, nakita o papa? Ha? O, oh, si Batsiba. Karoon. Kini si Batsiba na ay banal na mao si Urias. Karon si Urias kay pangulo mas mga sundalo. Ipadahan niya kira si Urias. Karon kay nahitabo kay namatay man. Na nagsubo si Batsiba. Gi-comfort ni David. So sa plano ni David ay nga mamatay dito. Pero sa may mahitabo, aron nila ismupo yun si Batsiba. Gi-comfort ni David si Batsiba. Na kay hari may ni-comfort ni mo. Tinalukbay si Batsiba. Pagkalukbay pa, tuwag ismuko yung David. Karon ni abot ako sa kapropita sa Ginoo nga mo si propita natan. Pagdo pa ni propita natan, ni ko na mo ni propita natan niya. David, adunay usa ka magbalantay sa kardiro. Taghan na sa mga kardiro, ang pananguha pa sa laing kardiro. Unsa may buhato na to, nga nagmang magbalantay. Ingon ko si David niya, sa ngalan sa Ginoo, pat yun ka nagmang magbalantay. Ingon po si propita natan, ikaw David, ang magbalantay sa kardiro. Nagkuhol pa ito. Ingon ko sa ngalan sa Ginoo, pat yun. Nga ni si Chow, ito magbalantay. Nagkuhol si Chow. O nang, nangay sa pasaylo, pasaylo, unta ko sa Diyos, ato ba nga ni propita natan. Iyon sa mas propita natan. David, ni pasaylo na, ang inyong sanat. Apan, sa may consequence, mamatay ang anak sa taguang kaniba, Shiba. Naunong panis ko, consequence kung kita mga sa. Wala mo pagtuo nga, kuman mo baka, kanay, natuo mo, di mo silutan, nagi silut. Wala ang careful ka, kung baka sa. Kama ito to? Ha? Na, hindi, baos. Paano yung pan, silut yun. Silut na. May ka ng baos kayo, itingin na, hindi tayo, hindi ba ito? Kaya nga, silo ko! Kunin nung gabi. Dahil yung isa kay ngayon, si Ella mong Miriam, na iso ni Moses, nagbagot-bot, iso ka sa Numeros 12, versikulo. Si Miriam ni. Numeros 12, versikulo 12, at 14. Mahal lang yapot. O, 12. Mahal na lang, versikulo ha? Mahal na yung pagkuhan, lipat. Si Miriam nagbagot-bot sa Ginoo. Panalitan. Pero nagbagot-bot pa si Miriam. Nagbagot-bot siya kay, nga nung si Moises na mag-exulte sa Ginoo? Nagdumot dito na sa Ginoo ang pagbagot-bot ni Miriam. Nga naman, nga nung si Moises na ginitawag na itong pag-exulte sa Ginoo, nagbagot-bot si Miriam. Ang pagbagot-bot ni Miriam, gidumot sa Ginoo. Diyan tayo, gisilutan. Kaya ba mo sa ipikto ni Miriam? Gisanglas siya suot sa pito kaadlaw. Para kamo karon kung mapatawa kung biting inyo ang leader at saan sa mga pagkutupot ngayon naman naparihan ka niyong Miriam masasangla mo na o bisa na pagkutupot patawa kung biting niya biting na po Allah o kunya usapan gawa sa pagkutupot ni Miriam usapan sa kasina na sina siya nga nung
ang suot sa Dios si Moses ra pero di ba sa pwede di na pangog para sa Ginoo kamupon at sa usubo kasi na ano kini may duos pare na masina mo kasi duos pare la si Lutan tumos Ginoo at daw doon paupos na yan ya kamuron babot-bot mo magbiting mo na itampuhon tampuhon na po ala bugot-bot mo at saan ang mabugot mo? Naano po hatagon, magiging simbahan yun, pangwartara yun, di ba? Pagpagot mo po, tatawa. At ang tatawa ng mga tao nga, higat ang ilang pangutok, naan ba sila eh, kalinaw sa ilang kamuyo? Wah! Pero tatawa itong sama ni Bro Otay Vicente, ay kalinaw, wala'y kubot, sama siyang buhok. Wah, yun pagubot, di ba? May kubot ang buhok. Eh, ano pala yung masampal? Lapon daw ah. Tanawa ninyo ang kinabuhi sa mga taong pagubutan. Ikaloyan ba sila sa Ginoo? Yasin, so doon ang upan, pero so nakita mo. Kupo! Pero tanawa ng mga tao nga. So, silang tanong sa simbahan. Tanawa, hapsay, bisa pa o kamunggay ra o gabi ang sukan na buwan, pero hapsay, di ba? Magunsa nga po na lang adobo o iyong balay, kanunay nga lagubo, di ba? Bahala at ito o karag sa akin, basta Hino. Hino pala. Hino pala. Wala lang, may pong kilaw. Nagkihap na rin. Karun. Alam mo, sabi ka doon. Kinog na may kanon. Nagpanawag ako, mag-abrad? Wow! Nagpanawag ako. Karoon, hindi. Sa Numeros 20, ano po ta? Taya to, mga sample ba? Or ayaw mo pa mag-upload yun? Sa inyong kapilya, at sa mga trabaho o sa ikinhangan, participate mo. Numeros 20, versikulo 12 at 14. Ako na mga versikulo ba? Mga sayo na mga, sayo na sayo. Oo, ano ba? 12, 14. Ikaw din ang istorya. Sa dihang ang Diyos, nisugo kang Moses. Nagbagutbot ang mga tao. Moses, hindi mo pabintal ho ang iyong baong. Kamingawan, aron. Tungo, aron. Mamatay, gumikas, kauhaw. Kiuhaw sila kami tubig. Then, ang aliyong pos Moses, tingon ang Diyos ito ka Moses. Moses, uhaa ka ng imo tungkol. Pukin na ka ng bato. Bugawas ang tubig. Sus, ang kipuha ni Moses eh. Pagpuha na siya ng tungkol. Kipuspusan ang bato. Ang paputara, resunod ba siya sa gisugo sa Ginoo? Wala, wak niya pala ana ang naupulong sa Ginoo. Ang gisugo niya sa Ginoo, ina ng bato o pagawas ang tubig. Ang kipuha ni Moses, kipuspusan makaduha ang bato. Wak mo sunod, wak mo obey. Mabi ito, obedience is better than sacrifice. Ang pagkamasinugtanon, mas bitaha pa ka sa iyong mga halat sakripisyo. Sunod yun, kung sa'yo ingos pare, sunod, kung sa'yo ingos kutik, sunod. Pero ay, limit. Ang bato, bakas tulay, ayaw na yung punta. Sunod, kung sa'yo ka, ayaw. Pinag-ingon ni kutik nga, magtampuhay na, sunod yun. Kung sa kayo naman, isna ko, huwag mo itampo. Sunod, pero what? Obedience is better than sacrifice. Kung di mo mo sunod, usapay, gawin sa inyong grupo. Sama ni Moses, usay nito po Moses, wala siya makaabot sa yutang saan. Nga naman, wak niya balaana ang ngahan sa Ginoo. Muro kamo, usay isulti sa simbahan, pag-ingon sa simbahan nga, no to, sa mag-contraceptives. Bahala mo, susunduran. Di mag-contraceptives, o di ka musulot sa simbahan. Iman eh, matod pa ni San Alfonso Meridilgore, the voice of your superior is the voice of God for you. Ang tingog sa inyong labaw, mao'y tingog sa Diyos para ninyo. Nganong si Utko, nganong si Brotik, may inong nililipas sa inyong, mao'y isang ipili. Kung usay ang tingog ay kayo sa grupo, sunda yun. Ganaman, kay maunay kabubutpon sa Diyos para sa iyong mga sako. Amen? Amen! Ang tingog amin, mamatay. Amen? Amen! Amen! Dumiya, dumiya! Bakit kong manungo, ha? Inunduman na to na ang Diyos gayon dili bago sa man maglangay sa pagsilog na to muhukom siya so,
Salmo 7:11, hukum siya sa way pagpihipihi, silutan niya ang daputan. Mga kapurusa, itong maton, naagi na sinok ang Diyos, justisya man, hindi siya magpihipihik sa paghukum, silutan Diyos. Si Moses, na pretty suras Ginoo, wah, ganit sa mag-acto sa yutang saan, kita na bang tagsarta mo simba? Ha? Liyan, napatay mga jikiking, ako pa matuman. Liyan, kahit tawag, usinin na, mapangalangay na, eh, pag mo. Ala una, ang sabit, alas dos, ang kabot. Daan yung Indonesia, ha? Karon, aron makabot ako na yung atuan. Karon, ikaw pa, yung prinsipyo, ang Diyos, panalangin ngayon sa tao, pinaagi sa mga panalangin, reward. Panalangin sa Diyos ko, nagbuhat ko, maayo. Panangitan, diya sa kining Biblia, kaliwag ko si Sister Suat, diya sa aritas sa Ezekiel 18:21. Ezekiel 18:21. Sabi kayo, apan kung ang tao daotan maghinulsol sa tanang sala na iyang mahinahimo o mutuman sa tanan ko mga sugo o pagbuhat supay sa balaod o sa katarong maluwas siya o dili mamatay. Sa ito pa, kung ang tao magbuhat o patarong maghinulsol, gumitan sa mga sala o sa metabo, maimperno ba siya o dili? Dili! Sa metabo, ma? Langit! O niya karon, hindi nga tuwang pagka, karon na, napanahaw naman ta, pag-usap, meaning na born again, tapragis po niya, kinahanglan ato ni Laho, ayan. O sabi rin ko, nasabay ko mga buhat ko, brad, para makadawat ng Indonesia, Indonesia rin, nasabay koneksyon rin. Bumang tawagin ng soul, mapalit na sa Diyos, magbuhat ang mga mataro, aron kabayran ang atong mga sino. Kinsa may way sakit, Rebe? Sirap. Sirak 3:30. Ang paglimos sa kabos, makahulip sa sala. Maingon nga ang tubig, makapalong sa mga nagilaaw kakalayo. Sa ato pa, ang paglimos ay kabos sa may tabo, makahulip sa sala. Sa ato pa, o tihik ang pagkatao, di makahulip. Di kakadawat o gindulin siya, kung tihik ang pagkatao. Manang, di malangit ang mga hashtag, sister. Diba mo sa hashtag? Uy. Diba mo siya hatik? Hakog o tihik. Combination of two words. Kung hatik ka ron, di yun ka na lima, langit, why hatik ka naman? Di ba ka makahulip sa sala ngayon mong napapas? Kung sa pagingon, Tobit 12, versikulo 9. Tobit 12, versikulo 9. Ano sa ingon? Ang maong kamang gihatagon, magluwas ka ninyo sa kamatayon. Rawa! Pintaha na ding manghatagong ta, pinuktihin ka, basta may tabo. Di, magluwas kamatayon na. Ang makaluwas kong kamatayon, ang atong pagkamanggiha, tagon. Kung na nakundun na yung itawag na to, hindi mga solicitation sa atong kapilya para ang taon sa atong simbahan, atong kapilya, galuoy na kaso, wala ay halos purtahan tarong. Nagpupa na rin atong karinga. Hindi ka mas pag yung ulit, hatod ka rin, wapa, ma-refer. Okay! Gitawag na ito ang solicitation, di ta maglangan sa paghatag. Kung natay ika, hatag. Ano man? Tanaw mo ang maong kamanggatagon magluwag sa kamatayon o maghuga sa tanan niyang mga sala. Tanaw na! Maghuga sa itong mga sala. Wala akong hatik. Wala nga kanay mga silingan ninyong hatik. Ina na ako niya naguli. Hatik ka, no? Pardon? Namalik ka mo na. Nagtuwag na kuya, oh. Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.